maganda topic natin. Walong bawal gawin ng mga seniors, ng mga may edad. Actually, yung iba kahit above 40, above 50. Ano tong walong bawal gawin na gusto natin gawin nung bata pa tayo? Diba, Doc Lisa? Magugulat kayo sa number 5, number 7. Mamaya, makikita natin na. Number 1, bawal gawin ng mga senior, magbuhat ng mabigat. Diba, Doc Lisa? Pag bata tayo, kaya mo magbuhat. Diba, iba? Nagbubuhat pa ng bigas. Problema, pag senior, alam nyo na po yan. May back pain tayo. Diba? Prone sa slip disc. Pag na-slip disc, nalagutok dito sa vertebra. Mamaya, hindi na gumaling. Maoperahan pa. Pagbubuhat ng mabigat, bawal sa sakit sa puso. Oras umire, magbuhat, sumisikip yung daanan ng puso, nagkukulang ng blood supply sa puso, pwede mag-angina at ma-heart attack. Magbuhat ng mabigat, pwede ka ma-fracture. At pag na-fracture tayo, nako, ang tagal maghilom. Pag may edad tayo, siguro it will take months bago gumaling. Isa pang problema sa pagbuhat, mga senior, hernia. Diba? Pwede ka magkaluslos. Kaya yung mga apo nyo na very cute, na ang taba-taba ng apo nyo, baka mamaya 20 kilos na yung apo nyo, kinakarga pa, eh sobra ng bigat, hindi kakayanin. Dok Lisa, sa yes. Ingat po tayo pag nakarinig tayo ng tok, yung lumagutok. Sa likod. Magpatingin agad sa doktor kasi po baka na-slip disc tayo. Pag gusto nyo pong magbuhat ng apo, upo muna kayo tapos iaabot sa inyo yung apo. Marami na po akong nakita, nagbuhat ng apo, nag-slip disc. So, magsisisi tayo kasi pwedeng ma-paralyze o mawala ng pakiramdam ang kalahati ng katawan nyo. Tsaka nakakahilo yun, yung yumuyuko, mga yes. Senior o wala pang senior ako. Yan, pag yuko mo, may vertigo, pwede ka mahilo. So, ingat. Maganda, dalawa kayo kung nagbubuhat kayo. At Doc Lisa, paano nga tamang pagbuhat? Yes, kailangan gagamitin natin yung tuhod natin tuhod. At yung hita natin. So, medyo ibebend natin. Huwag pong likod. Tayo, sanay na sanay, yuyuko. Bawal pong yumuko. Tsaka kung meron kayo dalang mabigat, ha, pinakamaganda, huwag yung malayo, yung kamay mo nandiyan, tapos yung bag. Mabigat yan. Dapat idikit mo sa katawan mo. Diba? Hinayakap mo yung bigat. Kung ano man yung mabigat na dala mong bag o backpack, nakayakap, nandito. Kasi kung sa isang shoulder lang, mayroon. Number 2, bawal gawin ng senior. Bago ko sabihin yung number 2, ito naman po ay paalala lang. Babala lang. Kung gusto nyo gawin, wala naman pumipigil sa inyo. Kung kayo yung senior na parang Miss Universe, Mr. Universe, malakas. Okay lang kung kaya nyo. Pero sa ordinary tao, ito 1 to 8, hinay-hinay, iwas, o wag na lang. Number 2, yung mga heavy sports. Ano yung sports na matagtag sa katawan? Yung mga weightlifting, ang bibigat ng mga weights, di ba? May sports ng basketball, one-on-one. Alam mo, one-on-one, mahilig ako mag-basketball, ang bilis masiko, matuhod, talagang yung tuhod natin, nasisira pa sa basketball, iingat pa, lalo na kung hard court. Football, okay? Volleyball, badminton. Ang badminton, masakit sa tuhod, ha? Yung tuhod ng 50 years old, kayo magsabi, mamaya mag-tear ang tuhod nyo, yung mga litid dyan, mahirap kumaling. So, isa pang problema sa sports, nakabilad ka sa araw, nagmamaraton, hindi ko na po pinapayo. Mas gusto kong exercise nyo 10,000 steps in a day o kahit mga 6,000 steps in a day. Lakad-lakad, pinakamaganda sa malamig na lugar. Kung sa mall kayo maglalakad, okay. Sa loob ng bahay, okay. Yung mga hiking, hindi ko rin gaano pinapayo hiking kasi hindi patag eh. Mamaya, ma-sprain ka, ma-ankle sprain, mapilay, hindi rin po maganda. Doc Lisa, heavy yes, sports? Ang mga magaganda pong sports para sa senior or exercises like Zumba tsaka Tai Chi. Tai Chi talaga, pinaka-best. Pampalakas dun sa muscle, pampaganda ng balance. Tsaka yung dun sa bukong-bukong natin, tsaka sa talampakan, maganda po ang Tai Chi. Mas hindi masakit dun sa mga muscles, kasama na po yung muscles sa tuhod. So, light Zumba,
And walking, brisk walking, tai chi, yun po yung mga pwede. Yung or mga, stationary bike, wag na po yung biking talaga. Yung mga dancing, mga zumba, pag ganun-ganun lang, okay yung na yun. Pang senior zumba. Ayos yun, yung pag ganun-ganun lang, pwede na po yun. Mas safe yun. Mas safe po yun, ha? Okay, so ingat. Dapat wise tayo, di ba? Mamaya mag-marathon, ma-heart attack tayo, eh, di ba? Ang init-init pa. Number three, na bawal na sa senior. Okay? Paalala lang naman. Yung mahilig magbisikleta sa malalayong lugar, mahilig magmotor, di ba? Motor and bisikleta. Hindi ko sinasabi totally bawal, pero alam niyo naman po ang bisikleta. Ako, mahilig kami ni Doc Lisa magbisikleta nung bata pa kami. Kaya lang, tandaan nyo, senior ha, mas mahina ang muscle natin. Kahit ako, yung wrist ko, hindi na ganun kalakas sa grip. Ang problema pa sa senior, yung balance natin. Hindi na tayo ganun kalakas ang balance. Nagbibisikleta, nagmomotor, ang senior, malabo na ang mata. Yung peripheral vision, baka medyo mahina na tayo. Baka may cataract, malabo na mata. Isa pa, yung tenga natin, mahina na. So, yung reflex mo, hindi ganun kabilis. Paano kung may batang tumawid, may asong tumawid, may kotse nandyan, o mamaya, mabunggu ka pa sa likod. Pag tayo nagbibisikleta, nagmotor, isang hulog lang. Kasi dalawang gulong yan eh. Isang dapa lang natin, pag na-fracture tayo, ang hirap gumaling. Diba? Mainit pa, nagbibisikleta, nagmomotor, mahihilo ka. Diba? Yung reflexes natin, yung reflex, hindi na ganun kabilis eh. Hindi katulad yung bata natin. Pag bata pa tayo, diba? Mag-break, mabilis mag-break eh. Kung gusto nyo safe, mag-drive na lang kayo ng kotse. Pag nahilo, di park nyo sa tabi. Mas safe. Doc Lisa? Yes, kasi titignan din natin yung weather. Pag sobrang init, baka ma-high blood tayo, mahilo tayo, o kaya maging pawis na pawis tayo. So ayaw natin. Tamang weather lang po paglalabas. Tsaka ako, mahilig ako magbisikleta, pero kung merong maliit na bato, tapos pagbisikleta mo, nako, napakahirap. Paano kung umuulan pa, di ba? Pagbasa. Madulas. Tsaka ang problema ngayon, ha, sobra ganda ng bisikleta ngayon. Dati ang bisikleta, Doc Lisa, kaya mo lang mga 20 kilometers per hour. Ngayon, nakasubok ako ng bagong bisikleta. Ang ganda, ang bilis. So, ang gaan-gaan niya, ang bilis-bilis, ang speed mo mabilis. So, pag na-aksidente ka, mabilis doble din ang impact. Nakakatakot. Ha? Okay. Number four, na bawal sa senior, bawal na ang lumamon ng maraming pagkain, magpabondat, magpalaki ng tiyan. Bawal na yung pupunta ka sa all you can eat, tatlong platong kanin, pupunuin mo laging ganun, di ba? Tatlong kuha ng plato mo, pupunuin mo talaga na parang bundok yung plato mo. Iba na po ngayon. Pag senior na tayo o nagkakaedad, iba na po digestion natin. Diba? Ang digestion natin, ang tiyan natin, hindi na ganun kaganda pag tunaw. Maiimpatso ka na ng mas mabilis. Mabubulunan ka pa. Pwede tayo sobrang kain, pwede bangungutin. Diba? Pag sobra din dami kinain mo, di yung blood sugar mo ang taas. O yung high blood mo ang taas. O pati puso, mahihirapan. So para sa akin, konting hinay-hinay sa all you can eat, sa sobrang busog. Kung gusto nyo kumain, maraming beses sa buong araw. Yes, Doc Lisa. Yes, alam ko po, mas mura at maraming nag-iimbita sa atin sa mga buffets at all you can eat. Tikim-tikim po, yun po ang sikreto sa pagpunta sa handaan. Pwede nyong tikman para alam nyo yung taste, pero wag pong sobrang busog. Tapos, lagi po may katabing tubig, lalo na maligamgam, mas maganda ho yun para hindi tayo mabulunan. Mga senior, bago sumubo, bago lumunok ng karne o lechon, inom muna konting tubig. Ha? Kasi very dry na ang lalamunan ng senior, konti lang yung saliva natin, di tayo nauuhaw. Kaya pag inom mo, dito nadadry siya. Pag kumain ka ng karneng madikit, pwede siya magbara, magchoke. O sabihin nyo kung hindi tunay. Ilang beses na kayo na-choke sa biglang subo ng pagkain tapos hindi pa basa yung lalamunan. Number 5. Nako, ito bawal talaga to sa senior. Oo, kahit 40 years old, bawal.
bawal umakyat sa bubong. Diba, Doc Lisa? Anong problema sa pag-akyat sa bubong? Let's say may bagyo, tapos may sirang yero sa bubong, dami umakyat sa bubong. Yes, pagkatapos ng bagyuhan o ng lahar, hindi naman ho tayo karpintero o kantero, hindi ho tayo sanay umakyat sa bubong. Marami na ho akong nakita na aksidente, lalo na sa mga babae na hindi naman sanay umakyat, nahulog, nadulas, o kaya lumusot doon sa kanilang yero. So ingat po kasi talagang magkakabali-bali ang lahat ng buto ninyo. Oo, marami na nangyari. Marami nang namatay, marami nang na-fracture, simpleng akyat sa bubong. Kasi hindi naman talaga siya ganun. Kasi, aksidente po, aksidente. Iwasan natin. Kaya nga to si Doc Lisa, maraming kaming libro dito sa museum. Sabi ko, ingat ka, lalo na sa mga stepper. Mamaya, matumba ka bigla, mahulog ka eh. Kasi syempre, pa nagkakaedad, kahit bumagsak ka lang sa height of 3 feet, 4 feet, bumagsak ka, mababalian na tayo. Okay? Huwag na umakyat sa bubong. Maghintay na lang tayo dun sa mga marunong umakyat ng bubong. Alam nila saan sila tatapak. Idagdag ko na rin, ano, linisin nyo po yung bahay nyo. Walang mga natatapakang makakatalisod sa inyo dahil pag natumba kayo, fracture din po ang katapat nun. Number 6, na iiwasan ng senior. Okay, ha? Mahilig ang senior nito. Long travel. Diba? Pwede magbakasyon pero yung travel ng around the world o pupunta ka sa isang lugar na bago, matagal na panahon, ikaw lang mag-isa, di ba? Ano problema sa long travel? Sabi nyo, relaxing, di ba? Mag-abroad. May problema po. Unang-una, pag pumunta tayo sa ibang bansa, isang ibang lugar, hindi kayo sanay sa pagkain. Tingnan nyo yung mga kababayan nating PhilAm, pag pumunta sila sa Pilipinas, ang dami nagtatae. Hindi sila sanay sa bacteria dito. Ang dami na de-dengue. Tayo, sanay tayo, di ba? So, traveler's diarrhea. Marami rin ang kakasakit sa abroad. Paano? Iba yung mga virus, iba yung mga pagkain, di ba? New food eh. Isa pang problema, pag nag-a-abroad tayo, ang bigat ng bag. Di ba? Dala-dala mo yung bag. Minsan, ang mga long travel, nakakotse ka. Let's say, sa probinsya lang. Ito rin payo ko, kung magdadrive kayo ng malayo, 5 hours, 6 hours, senior na, may danger tayo na magbara yung ugat sa paa. Pwede kayong magmanas, matagal nakaupo, long trip, di ba? Tapos, hindi lang nagmamanas, pwedeng mag-varicose veins, deep venous thrombosis, yan ang problema. Tsaka yung mga long travel, by airplane naman, yung mga long travel, medyo mahina ang oxygen, ha? Medyo kulang oxygen pag naka-airplane. So, yung ibang tao, pag may sakit sa baga, may sakit sa puso, di ba? Dapat naka-oxygen pa. Tapos, yung mga malalayong travel din sa airplane, pwedeng magmanas. Ang dami ko nakita. Oh, from US dito, 14 hours, pwedeng magmanas. Kaya dapat ready kayo sa long travel. Isa pa problema sa malayong travel, baka walang healthcare ka doon. Walang ospital, wala kang health card. Wala kang kilala, baka iba salita nila, hindi Ingles, hindi Tagalog. Siyempre, nagta-travel, pagod pa rin yun. Pagod, stress, baka ma-heart attack pa. Kaya kung gusto nyo, pag mga senior, staycation na lang tayo. Dito na lang sa bahay. Kung gusto nyo mag-abroad, siguro may kasama at sandaling panahon lang. Meron ako mga kakilala, kaibigan. Nag-abroad, siguro edad 40, 50 pa lang, pag-uwi, atake sa puso. Sobrang stress. Tsaka isa pa sa travel, di ba, Doc Lisa? Sinusulit mo eh. Isang araw, gising ka ng maaga, limang lugar, ikot ng ikot sa tourist spot. Ako, nakakapagod po yun. Okay? Yes. Kahit nga po Maynila hanggang Ilocos or Maynila hanggang Baguio, ang dami ko pong nakitang nagmamanas. So, suot ho tayo ng mga travel socks. Meron po mga nabibili niyan. Tsaka mga support stockings kung talagang wala yung mga socks na compression socks. At least yun man lang po isuot ninyo. Tapos galaw-galaw lagi ipapadyak habang naka-bus, naka-kotse, para po iwas manas.
Pwede naman mag-travel ng kotse. Pero siguro, every 1 hour, every 2 hours, dapat bababa kayo. Hinto, lakad. Lakad-lakad, di ba? 4-5 minutes para ma-stretch. Siyempre, nasa kotse kayo, nakaipit yung paa nyo, nakaipit, nakapirme. Pwede po magmanasa. Hindi lang yan. Merong varicose veins, lumalala. Number 7, ito, medyo R-rated. Bawal sa senior, lalo na yung mga lalaking, mga pogi, mga macho. O, sasabihin ko na, bawal magtalik sa kabataan na hindi mo partner. Yan ang lagi hinihingi sa akin bilang cardiologist. Pag may napuntahan akong mayor o kahit sino, yung mga mayayaman, tatanong sa akin, Doc, pwede ba ako magtalik sa edad 18 years old, sa edad 20 years old? Yes. Marami na mamatay during sex. Okay? Yung mga may edad na, hindi nila kaya sabayan yung mga bata. Marami na heart attack, na die in action. At syempre, pag senior na, meron ding erectile dysfunction. Diba? So, mas mahina na si Manoy. Yung iba, bibigyan pa ng Viagra. So, pag sobrang Viagra, nahihirapan din yung puso. At pag nahuli ni Mrs., papatayin ka pa ni Mrs. Diba? Alam nyo naman yan. So, dapat doon lang tayo sa partner natin. Oh, nasa sa inyo naman, di ko naman sinasabi bawal. Pero mas may edad, mag-ingat sa pagtalik sa bata. Yung malayo yung edad, baka atakihin sa puso. Yes. Number 8. Okay? Bawal gawin ng senior, 3M. Ano yung 3M? Bawal magpuyat. Bawal magpagod. Bawal magbilad sa araw. Okay? Siyempre, pag senior na, hindi na tayo sanay magpuyat, di ba? O kaya nyo pa ba magpuyat? Kaya nyo pa ba magpagod at magbilad sa araw? Kailangan ng senior, tulog, kompleto. Kung di makatulog, higa-higa lang. Magpahinga. At kailangan sa inyo malamig na lugar. Ang bilis ma-heat stroke ang mga senior, lalo na pag summer, mainit ang panahon. Uminom ng maraming tubig kasi ang mga seniors hindi na nauuhaw. 8 glasses of water in a day. Doc Lisa? Yes, oo. Yun po yung mga sinabi namin, mga bawal gawin ng seniors. Ano? Pero idagdag ko din ang pwedeng gawin ng seniors para malakas yung muscle at saka yung kanilang mga buto. Kumain po tayo ng mga pagkain mayaman sa protina at vitamin D at calcium, pati po magnesium. So ano po yung mga sources nito? Gatas. Gatas for seniors. Yes. Tapos itlog. Pagdating po sa mga isda, yung po mga galunggong, tamban, yung mga ganyan, tawilis, yung mga letter T, tanigi, yan po yung mga mayayaman sa omega-3 fatty acid at mayaman din po sa mga vitamin D. Okay, may nag-comment, baka daw mabatay ni Mrs. Anyway, idagdag ko na rin ang dagdag tips natin. Mga 10 pagkain na bawal o dapat ingatan ng mga seniors. Actually, ang tips ko po, ginawa ko lang seniors, pero above 50 years old, medyo bawal na rin ito. 1 to 10, ha? Number 1, medium rare steak. Yung mga hilaw na karne, yung may dugu-dugu pa. Diba, alam natin, minsan maraming bacteria yan, pwedeng may parasite, baka hindi malinis pinagkunan ng karne, baka hindi nalagay sa refrigerator na defrost. Pag nagtae ang seniors, delikado po, pwedeng makamatay. Okay? Tapos itong mga pagkaing bawal, hindi lang sa seniors, ha? Recommended to ng USCDC, pati mga buntis. Ang buntis bawal din sa mga medium rare na karne. Number 2, na dapat ingatan ng senior, mga hilaw na isda, kilawin, mga sushi, Doc Lisa. Yes, lahat po ng hilaw bawal kasi ayaw po natin magkasakit tayo ng mga typhoid, salmonella, amoeba, o yung simpleng pagtatae, mga traveler's diarrhea. Yes. Ingat po kasi delikado sa seniors. Oo. Tsaka syempre, depende kung nasaan yung sushi. Siguro pa nasa Japan ka, baka malaking tsansa na malinis. Pero pag dito sa atin, sa ibang lugar, nalagay ba sa refrigerator? Malinis ba? Good quality ba? Baka mamaya polluted ang tubig. Dito sa Maynila, ang daming polluted. Nasa sa inyo, ah. Pero yung hilaw, alanganin. Para sa akin, alanganin, kainin. Gawin nyo na lang lutong-luto yung isda. Yes. Kung sa mga taga-Japan, siyempre po, sanay doon, yun yung pangunahing pagkain. Pero tayo po, hindi naman po pangunahing
pagkain natin ng mga sashimi. So, hindi tayo marunong mag-prepare. Common sense lang po. Baka lang minsan baka hindi ganun ka-safe. Pero pwede naman, chamba-chamba. Yes. Number three, talaba, tahong, tulya. Diba, minsan pwede magkaroon ng red tide, diba? Masarap ang tahong, masarap ang talaba. Kaya lang, minsan may chance magkaroon ng bacteria tsaka yung quality hindi natin ma-assure. Okay, ang ayaw lang naman natin dun sa mga clams, yung mga may yes. shell, ay huwag tayong ma-red tide. Kasi po, pag na-red tide tayo, magtatai tayo at ma-o-hospital tayo. Ang seniors kasi, pag nagtae, delikado. Pag naubusan ng tubig, ang senior, pwede mag-kidney failure, pwede mag-heart failure. Pero kung bata ka pa, 20 years old, kahit magtae ka, malamang malalampasan mo. Mas ingat tayo sa senior, pati mga buntis. Kasi pag ang buntis nagtae, delikado. Hindi lang siya ang pwedeng matagilid ang buhay, pati yung bata, dalawang buhay ang pwedeng mawala. Kaya mga buntis, ingat kayo sa kinakain. Bawal ang hilaw. Number 4 sa mga seniors, bawal na to. Soft drinks, di ba? Yung puro matatamis, soft drinks, kahit mga diet drinks. Hindi ko na rin gano'ng pinapayo kasi mahilig sa diet drinks. Minsan, nasasanay tayo sa matatamis. Naghahanap pa rin tayo ng mga chocolate, matatamis sa araw. In the end, tumataba. Number 5, raw eggs. Yung mga hilaw na itlog. O minsan yung mga soft-boiled. Malasado. Malasado. Sarap ng malasado. Pero hindi po recommended eh. Kahit masarap siya, hindi natin alam yung quality ng itlog natin. Mamaya, nabilad sa araw. Machambahan lang tayo ng isang salmonella. Sa US, ang dami namamatay sa salmonella. Kung safe kayo, kung kaya nyo kumain itong mga raw eggs, mga hilaw, okay naman, chamba-chamba. Pero minsan, baka matamaan tayo ng matinding bakterya, matuluyan. Mayroon po. Number 6, alak, alcohol. Diba? Pag senior na, syempre, marami na tayo iniinom na maintenance na gamot. Yung alcohol o alak, hindi po maganda. Hindi maganda isabay sa mga gamot. Yung gamot nyo sa high blood, sa diabetes, magugulo ang dosis. Let's say, ang dose mo, 10 milligrams na isang gamot. Pag uminom ka ng maraming alak, baka yung 10 milligrams, maging 15 milligrams siya. Ibig sabihin, nag-iiba yung dose, nagahalo, may drug-to-drug interaction. Tsaka yung alak, di ba? Pag matanda na tayo, maraming calories. Ang beer, kahit hard drinks, kahit red wine, ang daming calories, lalo lang tayo tataba. Ang senior, tingnan nyo, mas mahina na yung mga muscles. Pag hawakan nyo ang kamay ng senior, malambot na siya. Pero kung bata pa, puro muscle. So, lalo lang tayo tataba. Number 7, iwas sa mga senior sa matitigas na pagkain. Yung mga raw vegetables, di ba? Yung mga carrots na hindi pa niluluto, ang tigas na, mababalian tayo ng ipin. Kahit yung mani, may maning matigas, ano ba? Cornics, almonds. Minsan sa probinsya, maraming binibentang mga banana chips. Ang gusto ko yung malalambot na banana chips, ha? Pero merong iba talaga ang titigas. So, baka mabali ang ipin at mahina na yung tiyan natin sa pag-digest. So, ingat din tayo. Gusto natin kasi ang pagkain ng mga seniors, durog na durog, nanguya mabuti. Yes. So kapag matigas, hindi po natin mangunguya mabuti. Tapos delikado pa po, baka mapingot or mahulog, mabungi ang ating ipin. Alam niyo naman ang seniors, mas marupok na yung ipin, pati yung gums natin. Yung gums ng senior nagre-recede, bumababa yung gums, kaya mas exposed yung ipin, mas prone sa gingivitis, pamamagan ng gums ang seniors. Diba? Number 8, yung mga processed meat, mga deli meat, ano ba to? Processed meat, yung mga hot dog na may preservatives, salami na may nitrite, deli meats, ito yung mga mamantikang karne na maaalat. Siyempre, very salty. At sinabi na yan ng World Health Organization, itong mga processed meats, lalo na yung may nitrites, nitrates, yung mga hot dog at iba pa, pwede magpataas ng risk for cancer. Proven po to. Okay? Pero siyempre, mas masama pa rin ang smoking. Pero itong mga hotdog, siguro paminsan-minsan, pwede naman. Kung bata ka pa, pwede naman. Pero huwag araw-arawin yung ganitong pagkain.
Actually, ang ayaw po nila sa processed meats, high fat, marami pong kasamang taba, yes, para malambot, tsaka yung high salt din para maiwasan yung mga high blood. Number 9, unpasteurized milk. Doc Lisa, anong unpasteurized milk? Kasi sa probinsya po or yung iba, ginagawa pagkakuha mula sa baka at kalabaw, idinideliver na po sa mga bahay. Ang problem doon, pag hindi na idaan sa mataas na heat, baka po yung mga bacteria, katulad ng mga tubercle bacilli, nandun pa po, hindi pa napatay. Okay lang po kung napakuluan, pero syempre, baka kulang yung pagpapakulo natin. Kulang pa rin yung heat. And number 10, last bawal sa senior, syempre, yung mga junk food, di ba? Yung mga junk food, yung mga potato chips, cheese curls, favorite natin, maalat na masyado. Diba, pang bata na yon, yung mga masyadong maalat, masyadong matatamis, yung mga processed foods. Doon na lang tayo sa mga biscuit na lang, diba? Tapos maligam-gam na tubig, lemon water, chamomile tea, pasensya na po. Siyempre po, nagkakaedad. Better to be safe than sorry. Yes, Doc Lisa, final words? Kasi nga, yung chicheria, high salt. So, pinapaiwas natin sa matataas na salt. Okay, may nag-comment, kaya daw niya magbisikleta ng 60 kilometers per weekend. Senior na ba siya? Napakagaling kung kaya mo. Pero siyempre, lahat ng tao, hindi, kung sanay po kayo, talagang athletic kayo, senior ka, kaya niyo magbilad sa araw, kaya mo mag-drive ng malayo o magbisikleta, okay lang, you can do it. Pero lahat ng tao may hangganan, di ba? Ang tao, yung buhay, usually, minsan, pang 70, 80, 90 years old lang, swerte na, mga 90 years old. So may limit yan, one day bibigay din yung katawan. Ang sabi ko lang, mag-ingat tayo para ma-preserve yung katawan at humaba yung buhay nyo, makasama nyo yung pamilya nyo. Okay, sana po nakatulong itong aming paalala sa mga bagay na dapat iwasan o ingatan pag tayo ay tumatanda. God bless.